happy Friday. Gabing-gabi. Hindi na naman nakapag-day off, pero hindi ko kami sa labas. Pupunta naman sa Sarmol. Kagabihan doon kami. Ngayon, hindi pupunta naman kami doon. Ano, kain lang ng burger. I miss yung burger. So, kasama ko yung partner in crime ko. Ayan. So, lakad-lakad lang kami papunta ng Sarmol. So, papalitan na namin yung pangalan ng Sarmol. Gawin ng tax mo. Kasi Sarmol. Kasi yan yung aming routine, lakad-lakad pag may time. Tapos na kaming kumain, uwi na kami. Tinawagan na yung kasama ko kasi kakain pa ulit sila. Yung food pa siya. Umorder ko eh. I mean, nag-order kayo ng ano, food niyo. Kasi sabi ko sabi yung shawarma lang kanina. Ah. Sabi na yung shawarma kanina, sabi ko, mamaya ako makakain. Biglang nag-order si Mana eh. Friday kasi, diba? Oo nga, daming tao. Hindi, pag Friday talaga, di ba mag-order na ako? Ay, thank you. Yes, dito tayo tayo. May lamig ng Coke. Ang lamig. Hindi niya kasi ininom yung Coke niya, kaya binigay niya sa akin. So, uwi na kami. Flight lang naman ginawin ko. Kaya, wakang namin. Ano ba yan? Kainis ka. Ang daming pagkaadabig. Ang daming tao. Kasi Friday pa lang. Fries lang naman kinawain ko. So, yung kasama ko, sumama sa akin para kumain. Fries lang kinawain. Ano ba yan? Tapos yung food niya, mamayang gabi niya pa. Mamayang hating gabi niya kakainin. So, tawag dito, ang ginaw. So, kung nag-dress pala ako kanina, namatay ako sa ginaw. Lamig. Grabe. Yeah. So, mabuti na lang at may dala akong bag. Ang paborito kong catch ang bag. Uy, me. Alam mo ba, may sasabi sa akin. Sabi, uy, doon pa, Ayan mo, basta. Ipit tayo. Malawa lang sa sakin sa likod. Diyos ko. May nagsasabi sa akin. Sabi, bakit sa abroad ka? Nag-abroad ka, pero yung bag mo catch ha. Tama, wala pa kailangan. Uy, may requirements ba? Kailangan pag sa abroad ka, yung bag mo talaga, leather, gano'n. Wala pa kailangan, kahit yung bag ko, isa ako. Paano? May plastic bag yan, screen bag. Basta comfortable ako, wala pa kailangan. Totoo naman, katsa yung bag ko. Kasi ayan,
Katcha. Katcha yung bago. Pero komportable kasi siya. Tsaka magaan. Magaan siyang dalhin. So kahit bumili ka pa dyan ng 1 kilong bigas, hindi mabigat. Ayoko ng bag na binibit-bit. Wala pang laman, mabigat na. So ayoko talaga nun kasi masakit yung bag kong blue. Masakit yung balikat ko. Yung bag kong blue pa? Eh maano pa naman ako. Yung lakad ng lakad. Ganun ako. So hindi pwede sa akin yung mga ganung klaseng bag. At kung tayo practical na tayo eh. Simula ng pandemic, hindi na ako namimili. Hindi na. Siguro bibili lang ako yung mga sa clearance, sale, mga ganon. Pero yung bibili ako, nasadya. Kahit ito, tanungin nyo. Bit-bit ko na yung ano, mga damit or blouse or anything. Ibabalik ko pa yan. Nag-iisip pa, kailangan ko ba to? Kailangan ko pa ba bibilihin to? Kung hindi naman, dahil parang iniisip ko, yung damit, naluluma lang eh. At hindi mo rin siya nakapakinabangan. Ibig sabihin, syempre, gusto mo rin yung bago, yung parang type mo, yung design, yung tabas, or yung tahe ng isang damit or blouse. Pero iniisip ko na pera pa rin yun. Parang ganoon, yung pera pa rin yung mababawas. At ano, tawag dito, ayaw ko. Binabalik ko talaga. Pripot na kasi, no? Kung hindi ako pripot, ha? Kasi nga, ano lang, parang iniisip ko na binibigyan naman ako ng alaga, kung binibigyan naman ako ni Madam, kagaya niya yun, sarihin ko, ito sa alaga ko. Yung sa loob, bigay ni Madam, binili din niya ni Madam sa akin. Yung sinusuot ko dito sa pambaba, sa alaga ko din. Yung sapatos ko, regalo ni Madam. So, ganun tayo. So, okay lang. Uy, magsalita yung hindi, isa ko na nga binigay. Binigay sa kanya, no, Rosarito na 21 karat. Ayan, din okay. 21 karats yun niya, alam ko yung kulay. Kasi kakarating nung amo niya galing Amerika. So, marami siyang damit na binigay. Ganun lang. Hindi ako gagastos. Pero noon, siguro... Kaya din ako binibilhan, di ba noon? Kahit sa mga pantalon. Di ba yung ano, yung premiere ko kahapon about sa Bath and Body Works? Ngayon ako bumili noon. Never. Yes, hindi ako bumibili. Alam ko nagsisale yan or ano, away naman ako nagsisale, hindi ako bumibili. Kasi, ayoko. Bumibili ako ng mga pampakarugo, pero hindi mga ganun. Ibig sabihin, nakakapunta ako ng souk, nakakapunta ako ng part ng Manama or ng Bahrain na maraming ano, maraming naka-sale or maraming mumurahin. So yun. So yun yung advice ko sa inyo guys. Sa abroad kayo. Ano yung mga kailangan? Huwag nang bilhin. Kasi yung bags naluluma, yung sapatos nababakbak, yung damit, wala, pamimigay lang din. May mga damit ako na hindi ko nasusuot na mga bago kong bilhin noon. Wala, nakita ko andun na sinusuot na ng mga hipag ko, ng mga ano ko. Never ko nasuot. So ngayon, advice mo na lang yun. Anong gold advice? Okay, sabi niya, gold lang, lahat na bibilhin niyo. Ayan, at nasa sanla. Kasi investment yun na hindi... Ako pa salamat na lang. Pasalamat na lang din kaming dalawa, yung kaibigan ko. At mababait yung aming amo. Kami, no? Super. Kasi parehas kami na nun eh. Parehas kaming katagal sa mga amo namin. Magta 13 years na. So ngayon, anong oras na ngayon? Last 8 na ng gabi. Dito pa rin kami sa daan. Kasi nga, Friday dito. So dapat, day off namin. Pero syempre, hindi kami nakakalabas. Dahil nga, iniiwas din kami. Una beses, ayaw din namin ng gastos. Kasi nga, gumastos na kami ng December kaya hindi na kami lalabas. Mas priority namin yung family. Sa kanya, ano, yung bahay niya, 2-story house, laki ng bahay. Laki ng bahay na pinagawa nila. Ang laki. Kasi siya, hindi siya umuwi ng 3 kontrata na. Every time na magre-renew siya ng contract na, oh Diyos ko, Marites na ako, binuking ka talaga dito. Mabuking na buking? Ah, gusto ko lang. So, sa 3 years, hindi siya, sa 3 kontrata na hindi siya umuwi, binibigyan siya ng plane ticket na back and forth, tsaka yung dalawang buwan na sahod. Grabe, diba? So, yun yung pinagawa niya, ng bahay. Hindi naman pa. Yung pinagawa ko ng bahay, diba? Umuwi muna ako. Kasi... Hindi, 2017 ka umuwi, dahil namatay yung tatay mo. Umuwi, isang ticket lang. Hindi, wala pa nga ako nakukunang ticket eh. Ganun, grabe pala. May kukunin ko. May pangutang lang ako muna sa katalawagan. May paluwagan pala siya kaya nakapagpagawa ng bahay. Okay. Ako stop na rin. Doon sa bahay. Siya kasi nagpagawa siya ng pagawa ng bahay. Ako ayoko na rin. Sige, kahit pa ako, hindi na ako bumili. Kasi parang natuto na ako na ano yung bahay. Kasi siya, pwede niyang ipaparentahan yung baba. Eh sa amin naman kasi, nasa probinsya. Parang hindi siya practical. So sabi ko, wag na. Kasi... Pero napa-renovate ko naman yung bahay. Ayos naman siya.
Pero wala pang mga kisamira na hindi ako ganun. Na siyempre, matanda na tayo. Yung bahay ko, nakapagpagawa ako no, kasi diba may kulo ako ng 1,000 alat. Ah, okay. Ay, 1,000 bidi. Wow, 1,000. Tapos, 1, yung sahod ko pa ng 1 month, so 1,150 bidi. Ano? May pautang akong 500 bidi. Ang dami ng pautang. Tapos, may papuhunan ako ng 500 bidi dati. Ako naman, sa 2 years ko nandito, kasi halos 2 years na ako dito eh. Dapat nga uwi ako ng December. Ano nangyari? May mga kababayan talaga tayo na hindi alam yung ano, parang walang pakiramdam, walang konsiderasyon. Tinulungan mo, tapos nung siningil mo na, wala na. Ibablock ka na. Ganun yung nakuha, ano ko, ano, may papuhunan akong 500 BD, wala naman akong nakuha tubo. Ganun. Sa akin yung 500 BD. Kakainis yung mga kababayan natin ganun. Kagaya ko, tinulungan ko, kaibigan mo, tinuring mo kaibigan. Wala. Wala, hindi na sila nagbayad. Kaya ako nakipag-break na sa friendship namin. Kasi ganon. Tinote ako sa FB. Sabi ko, ako na paut, may pautang na hindi naniningil. Ako pa yung napo sa FB. Ano yun? Ganon. May mga ganon tayong mga kababayan dito. This is nakakainis, di ba? Ikaw na yung tumulong. Ikaw pa yung naging masama. At kung maningil ka, maayos kang naniningil eh. Sino ba maniningil na magmumura, mag-ano? Siyempre hindi. Mag-ano ka na lang ng magbibitaw ka na lang ng salita kung talagang nasagad ka na sa tagal na ng panahon ng palugit mo sa kanila hindi pa rin nagbabayad. So hindi mo na yung kasalanan kung mabubisit ka or mapagsalitaan mo sila nang hindi maganda. O si, pinost pa siya sa Facebook. Madilim na. Grabe. So bye na guys, hanggang dito na lang at medyo madilim na kanina so hindi na tayo hindi na natapos yung ating video dun sa daan. Tapusin na natin yung vlogs na ito sa gabi nito dahil magpapahinga na rin tayo sa GC natin kay Mami Tree Kids. Ayan. Maraming salamat po kay Sir Tads, kay Mang June, kay Ma'am Irene, kay Slay, at sa marami pa nating mga kasamahan dyan. Kay Mami Lily Malabuyo. Ayan. Thank you so much. Sa muli ito si Pax D. Mag-ingat ang lahat. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin, mga friends nating OFW. Magdasal lagi. God bless everyone and loves.